Senyor, di po kayo nagpasabi. Laya na po pala kayo. Alam niyo, Mang Jose, iniwasan ko talaga sabihin sa iba. Senyor, paulit-ulit po silang pumupunta rito sa inyong bahay. At parang may hinahanap. Armado po sila, Senyor, at nakatakip ang mga mukha at may mga dalang baril. Bakit hindi mo nagawang protektahan ng mga anak ko? Huh? Kita sa sasakyan! Ipa! Ano to? Oh! Ebidensya! Akala ko, Hube, sa presinto niyo kami dadali. Gagawin namin kayo asset. Ini-update? Nakalaya na po si Santiago, sir. Malmanin niyo siya mabuti. Ano bang pinaplano mong gawin ngayon na binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon upang iayos ang iyong buhay? May papagawa sa inyo si boss. Hindi ba po namin kabisado yung gagawin? Hindi. May papadeliver lang sa inyo si boss. Professor Lander? Ako nga. Eh bakit parang nakakita ka ng multo? Kinukulit na ako ni Hepe tungkol sa sitwasyon ng droga dito. Gusto niya ng resulta sa lalong madaling panahon. Pastor, I want to serve God. Ano po yun? Nabalitaan niyo naman po siguro kampanya ng ating gobyerno laban sa illegal na droga. Oo po, sir. Panahon na para maningin lang utang. Bakit kailangan mo pang gantihan si Santiago? Hindi ako mananahimik. Hanggang may isang katulad ni Santiago ang nabubuhay. Ito mo, hindi ko na gustong ginagawa nila eh. Kung ganun, hindi mo kami dapat dito sa grupo nyo. Kung umasta ka, alam mo, kaya mo kami! Ha? Bakit? Sino ka ba? Eh, baka alam mo, pulis ka ba? Ito magandala, pag nakaharap tayo ng tiyempo, matakas tayo. Walang pumasok sa isipan ko nung oras na yun, kundi iligtas yung mga bata. At ngayon na sa pangangalaga mong bata, kailangan natin ituwid kung iwas mo ang mga maling nakagistan niya. Ituruan mo naman sana ako ng ano, yung ginawa niyo nakaraan yung mga ganun-ganun kayo. Martial arts ang tawag doon. Tandaan mo, mas importante ang libro niyan na pag-aralan mo. Diyan nakasalalay ang susunod na kabanata ng buhay mo. Isang grupo ng mga dating pulis ang patay nang manlaban ito sa ginawa. Ligtas ka na. Magpakabait ka dito. Hindi kayo pababayaan ni Pastor.
Hi, Mommy! Hello. Hey. Miss Pukita. Ayun nga po pala, may dumaan kanina. He's looking for daddy. Paolo Santiago daw po yung pangalan niya. Long-time friend daw po ni daddy. Ah, yes! Si Paolo! Ano sabi niya? Ah, he gave me his contact number po. Ito po, oh. Paolo. Thank you. Kumain ka na ba? I'm full pa, Mommy. Magugas na lang ako dito. Pero just in case, magutom ka, I have food here, ha? I'll call Paolo. Hello? Paolo? Ikaw na ba yan? Oh, kamusta na? Almost 10 years, ha? Bigla yata napadalaw ka. Oh, ganun ba? I'm sorry for that. Si Benny? Okay naman siya. Ako, mahirapan ka makachempo sa kaibigan mo. Bising-bisi sa negosyo niya eh. Ay nako, ewan ko ba dun? Pati nga sa amin ang anak niya, wala nang time. O, ganito na lang, ha? Bigay ko yung number mo sa kanya. I'm sure tatawagan ka agad nun. Okay. Sige, kamusta mo na lang kay Hana, ha? Bye! Keko! Ma'am, ano kayang ginagawa ni Dad ngayon? Noong nasa province pa tayo, hindi tayo kakain pag hindi pa tayo kompleto. Ma'am, eto ba yung kapalit ng marangyang buhay? Anak, marami lang talagang ginagawa ang daddy mo. Mas gusto ko pa yung buhay natin noon. Simple, but we're happy. Ayan, anak. Kapag natapos lahat ng daddy mo ang ginagawa niya, babalik tayo sa bahay natin sa probinsya. Promise mo yan, ma. Promise. Sorry, mami, ha. Namiss ko lang talaga si daddy.
aralin mong magsuot ng mabilis. Kasi pagdating mo sa Japan, change-change costume, dapat mabilis. Hmm. Ano naman doon? Hmm. Tayo ka. Tayo ka. Tayo ka. Ayan. Aralin mo ito. Tuturuan kita paano maglakad nang nakabalance ito sa ulo mo. Ayan. Ah, model. Tapos pag nilakad mo siya, kailangan medyo kumikending-kending lang, hindi bumabagsak yan. Sige, gawin mo. Tingnan ko. I-balance mo. Alam mo yun, di ba? Sa mga model-model, ganyan ang pag-aaral. Oh my God. Sorry. Ay! Diyan. Habaan mo yung lakad mo nang kumikending. Tingnan ko. Hindi pa ganyan. Pag ganun, tuwid. Parang model, lagyan mo na. Lagyan mo ng kembot. Kembot, ganon, ganon, ganon. Ganyan-ganyan na itsura ko nung araw eh. Alala ko tuloy yung kabataan ko. Ganda, mukha ko, oh. Ay, naku, Charmaine. Please do your best para matutunan mo mga dapat mo matutunan. Bigyan mo ng pansin ang bawat detalye ng ano, itinuturo namin sa'yo. And I'm telling you, maraming maluloko sa'yo. Alam mo ba, inaral ko, pinag-aralan ko. Tinutunan ko lahat ng dapat kong matutunan. Dito. Alam mo ba kung ilang proposal lang natanggap ko? Ano pong nangyari sa mga proposals niyo? Eh, di tinurn down ko lahat. Bakit po? Ay nako, no, choosy ako. Hindi ako basta-basta nagpapadala sa mga bulad sa mga lalaki. Ha? Ikaw na bobola o sila na bobola? Ano sabi mo? Wala. Ang sabi ko, huwag sila basta magpapadala sa mga bulata sa mga lalaki. Nako. Ang ginagawa mo dito? Wala. Mapalipas ng oras. Papalipas ng oras? Dito pa talaga? Laki-laki ng garahe? Dito ka nagpapalipas ng oras? Hala, lumabas ka doon. Doon ka. Labas. Nanahimik kami dito eh. Tuloy mo yan. Ay, ang ganda oh. Oh, ang ganda. Sige. Ilan pa ticket meron sana kami kayo pangapon? Kanin. Opo ka, Pablo. Thank you. Salamat po, Pastor. Pastor, may mga bagay na dapat kong asikasuhin dito sa lugar ninyo. Mm-hmm. Pero habang nandito po ako sa lugar ninyo, makikiusap sana ako sa inyo kung okay lang ba na kayo po yung magiging spiritual advisor ko. Kung mararapatin po ninyo. Ikaw naman, Pablo. Alam mo naman kami mga lingkod ng Panginoon ay hindi namin matatanggihan ang ganyang klaseng pakikiusap, lalo na ikaw. Maraming salamat, Pastor. Mukhang malalim ang pinagdadaanan mo, Paolo. Pastor,
Sa totoo lang po, hinahanap ko po yung mag-ina ko. Nabalitaan ko kasi na dito sila huling nakita eh. Dito sa lugar po ninyo. Mukhang malalim nga, Paolo, ang pinagdadaanan mo. Pero wag ka mag-alala. Kung ano man may tutulong namin sa iyo, narito kami, narito ako. Handang tumulong sa iyo, Paolo. Ah, Pastor, maraming salamat po sa inyo. Pero hindi na ako masyadong kayong iistorbuhin, ha? Tutuloy na lang po ako. Okay. Pastor. Maraming salamat din, Paolo. Maraming salamat sa inyo. Happy to see you, Pastor. Thank you. Okay. Lagi kang maging ensayo. Importante yan. Dahil hindi ka matututo sa libro lang. Dapat kasama na naglalaro, nagpa-practice. Po-promote kita, ha? Na, sir! Oh! Sa po? Kamusta si Alex? Eh, nasa out of town po eh. So, ako muna naka-assign magbigay ng update sa inyo. Okay, so, how's our subject? Paikot-ikot sa Rizal, pero madalas siya sa kainta, as usual, madalas sa simbahan. Tuloy niyo lang yung pagsubaybay sa kanya, para malaman natin kung bakit madalas siya sa simbahan. Baka hindi ngayon maniwala. Ayon sa source natin, maka-Diyos na siya ngayon. Ang dali naman magpanggap na mabuting tao eh, tapos gagawa muli ng masama sila. Nawawala ngayon ng pamilya niya, so kung saan-saan siya napupunta para maganap. Karma lang yung sa mga pinaggagawa niyang kasalanan. Basta, subaybayan niyo lang siya. Pag nakakuha kayo ng tiyempo, sabihin niyo sa akin. Sige po, malalaman niyo po kaagad. Oo. Tuloy na po ako, Master. Ingat ka. Ah, nga pala. Kailan muling training mo? Medyo matagal na rin, Master. Mga isang taon na. Magbalik ka. Kailangan kita. Asahan niyo po. Okay. Ingat ka. Sige po, tuloy na po ako. Okay. Alis ka na naman. Benny, alam mo hindi ito yung pinangarap kong buhay eh. Mabuti pa yung dati na hindi sagana ang buhay natin. Magkakasama tayo ng anak mo. At anong gusto mo? Yung buhay na hindi natin alam kung kaninong kamay natin kukunin ang pambayad ng matrikula ng bata. Yung halos magmakaawa tayo sa mga kamag-anak natin para may pambayad lang tayo sa ospital. Hindi naman tayo pinababayaan ng Diyos sa mga pangailangan natin. Tayo lang ito naghahangad ng sobra-sobra. Bakit? Masama bang maghangad ng maginhawang buhay? Ano ba bang kailangan mo? Nasa atin ang lahat ng gusto natin sa buhay. Hindi pa sapat akong meron ako ngayon. Marami pa akong gustong gawin, marami pa akong gustong marating sa buhay. At anong kapalit? Ang pamilya mo? Benny, kailangan ka ng anak mo. Hindi ko na nga alam kung paano kayo papaliwanag sa kanya kung bakit lagi kang hindi nakikita dito sa bahay at hindi nakakasama. Ikaw nang bahala sa bata. Lahat naman ito ginagawa ko para sa kanya. Charmaine, inaasahan ko ha na nagsisink in lahat sa sistema mo, lahat ng tinuturo ko sa'yo dito. Okay? Kung may mga questions ka, huwag ka mangingiming magtanong. Tanda mo yan ha? Ang lesson natin ngayon, ang lesson natin today, is how to talk or greet the guest properly.
paano ka makikipag-usap, tamang pakikipag-usap, tamang pagbate. Ito yung mga tatandaan mo. Unang-una, dapat pag nakikipag-usap ka sa kanila, may eye contact ka. Pangalawa, pag dapat matuto ka ng iba't ibang lingwahe. Okay? Pangatlo, dapat iwasan mong magkaroon ng malalaking movement pag nakikipag-usap ka. Kasi ito yung bagay na ano, tingkala nila, iniisip nila, eh, kawalan ng respeto sa kanila. Ngayon, tuturuan kita ng tamang pagbaw sa mga guests. Isa natin sa tamang paghawi ng palda. Okay? Ang mga kamay mo, dapat right over left. Yan. Ganyan mo hahawiin, ha? Magpatong yan. Hahawiin mo ng ganyan yung palda mo, dahan-dahan. Okay? Tsaka ka, yung ganyan. Tapos ibabalik mo yung kamay mo sa lap mo. Tapos dahan-dahan kang yuko. Dahan-dahan mo yung slide, ha? Max! Ano ba? Ma, hindi mo ako talaga titigilan? Sorry po, eh, nadadala lang sa ginagawa niyo eh. Eh, pwes, hindi ako natutuwa. Ayoko. Max, ikaw talaga. Pinapayagan lang nga kitang umistambay dito eh. Inaasar mo pa ako parati. Madam, may tanong ako. Bakit itong isang to, parang special? Yung iba, pag tinuturuan mo, grupo sila o kaya isang malakihan, tapos eto mag-isa lang. Ako nga din ay i-intrigue eh. Pero ang alam ko, anak yan ng yung dating business partner ni Boss. Tapos iniwan ng ama, kaya kinukot na ni Bossing. Siguro kaya special para kay Boss. Siguro nga. Madam. Ganda niya oh. Talaga? Ni iba mo na naman yung usapan? Madam, hindi ka naman mga biro. Puro ka biro. Lumabas ka na nga. Baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Ako! Storbo ka talaga. Ulitin natin. Maxi. Sige. Tingnan ko nga kung paano mo siya gagawin. Pastor! Pwede ko kayo makausap ulit. Oo ba? Masta ka? Ito, Pastor, minsan gusto ko na sumuko sa paghahanap ng mag-ina ko. Pero Pastor, iniisip ko lang na siguro parusa ito sa mga kasalanan na nagawa ko dati. Paulo, tingnan mo ako. Mukha akong nakangiti eh. Kasi pinanalangin ka na namin. Alalahanin mo, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Diyos na mapagpatawad. Diyos na hindi nagtatanim ng paghihiganti. Pero alam mo, Pastor, pakiramdam ko lang na parang hindi tinutugon ng Diyos yung panalangin ko. Pakiramdam ko rin na parang pinabayaan kami ng pamilya ko. Paulo, alalahanin mo ang sabi ng Panginoon, kung ang ibon sa iyong papawid ay hindi niya pinababayaan, walang ibon na hindi namamatay na hindi alam ng Panginoon. Lahat yan pinapakain ng Panginoon. Lahat yan binibihisan niya. At walang bumabagsak na ibon sa lupa na hindi niya alam. Kung ang ibon sa impapawid ay hindi pinababayaan ng Panginoon, hindi tayo niya pinababayaan. Ikaw, ang anak mo, hindi yan pababayaan ng Panginoon. Pastor, ano po yung may papayo niyo sa akin? Ituloy mo, huwag kang maghinaan ng loob. Ang sabi ng Panginoon, humingi ka at ika'y bibigyan. Hanapin mo at iyong matatagpuan. Kumato ka at ika'y bubuksan. Panghawakan mo ang mga salita niya ng Panginoon. Yan ang magbibigay sa iyo
ng himalang hinahanap mo para sa anak mo. Pastor, alam niyo, marami akong natutunan sa lahat mga sinabi po ninyo. Sana hindi po kayo magsawa na gabayan yung mga taong tulad ko na napanghihinaan ng loob. Ano, Pastor? Mauna na po ako. Oh, okay. Bago ka umalis, Paolo, ipanalangin muna kita. Dakilang Ama, maraming salamat sa pagdala muli ni Paolo Panginoon dito sa iyong bahay-sambahan. Gabayan niyo po siya at tulungan sa paghahanap sa kanya pong pamilya o Diyos. At kayo po ang magkaloob sa kanya ng pagkakataon na ang iyong biyaya ay kanyang maranasan muli. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ingat ka.